Sorry. Hindi na mag-good. Hindi ka na mag-good. Hindi na mag-good. Hindi na mag-good. Kibom na sa ako. Sabi ka sa'yo. Sila ma'am, naa sila sir. Amo gidala. Thank you gid sa inyo pag-adto. A river of tears shed, and everyone was emotional as the mother of Christine and the parents of the victims of the brutal crime on December 10, 2021 met. Sorry was the word which Michelle, the mother of Christine, uttered when she knelt before Lubilia and Cruz Maguad at the tomb of their children, Crisil Gwen and Crisville Lewis, in Mlang, North Cotabato yesterday. Despite the painful incident, Mr. Maguad left Michelle, asked Christine's half-sister Juliet, hugged and asked forgiveness to Mrs. Maguad. Abi mo sis, wala jud mi nagkulang sa imong anak. Wala jud ko naghatag sang ano sa iya ha, sang pagduda, wala ko nagtatag sa iya sang ingatugig kasakit ang gihatag sa among anak. Unta bisag may plano siya, unta wala niya lang ginatugid kasakit. Kung mag-ingon siya, nga wala daw labot unta si Buyboy, nga nung hindi appeal na si Buyboy. Kung si Gwen lang ilang plano, nga nung giningato magyud nila. Wala man sang sala si Gwen. Si Gwen kaya ang nagadepensa sa iya sis. Nakita man yun, di ba? Kita niyo sa mga ilang man. Newsline team brought the mother and half-sister of Christine before the Maguad couple to personally talk as everyone grieves over the act committed by a minor child. So, ang alam ni ma'am, ano ni sis? Tabangin na lang, may okay. Kaya hindi mo patulog ba? Naman ko itong unang tabo lang yun, tinanood lang sir, ma'am. Gusto yun ako maaari ko dapat sa inyo, pero handlong lang wala man may, wala. Kami sa imo hangi sis, wala may pagdugdani mo. Ako inahan man ko, though nga nawalaan kami, amuna nga, ang gina-expect nila sa moa, kanang revenge, pero dili man may ingana. Sakit, abi mo lang sis, kung pwede pa lang, pwede pa lang gid. Alam ko yun ma'am, alam ko sa naramdaman niyo ma'am, alam ko yun. Sa tuwing makita ko video ninyo, pipo na ako mapigilag umiyak. Pato, yan lang to. Alam ko yung naramdaman mo. Kung pwede ko palang ipadama sa imo misis kung ano kasakit. Pero hindi ko gina kaya himuon. Ay nga naman, sa akong anak, ang ako na lang po. Amo lang gina ang akong ginangyo sa imo. Ikaw naman lang gina ang mag... Ang pwede nga maghangyo sa iya, isumbong na lang niya, misis. Kaya siya magida ng una. May tatlo siya kauban. Abi mo, hindi pa namo gani balaan kung... Kahit pa, para magaan na tatanan ba? Kanusa pa namo mababear, kanusa pa kami makamove on. Wala eh, na-stop tanan ang among life. Kamis, kaming duwa, gatulala. Wala na dyan. Kapoy, murag kapoy na kayo din, dog. Ang amo na lang gid nga ang kalibutan nato na ara mas ila tanang gid. Balo pa man sa say nga naramdam man sa pagdugo. Sorry kay mo. Wala na kami ibal na tag sa among mga anak. Wala na sila. Tabang ila gid ni mo. Tagok ta ban. The Maguad couple requested Michelle. Dili ko ka explain mama. Wala ko nalipay. Pero wala pud ko nakasok, di pud ko suko. Ang ako lang siguro, murag tawhay. At peace kahit pa paano po. At peace kay, nag-addo ka diri sa amo asis. Kay everyday, kami ni Mister, ako, especially sa iya ha, maluoy kayo ko sa iya magtanaw ma'am. Every morning, 3 o'clock, magbugtaw siya, mag-istorya sa mga bata. Tapos every night, nag-wait kami, ga-wait po kami na true dream, magpakita ang mga bata, ma-lead niya kami sa among ginapangita. But
sa presence sa mama ni Janice Ron. Salamat kaayo. Michelle promised to help the couple in attaining justice. The Bagwad couple thank. Sakit kaayo. Parang naluag-luag ba nga. Kailangan ko na itong mistro nga makuha yun ang kisa yun ang likod ani ba. Salamat sa inyo, ma'am, sir. Sa inyong pagbabang sa ako, ah. Kung ipangako lang sa inyong tabang-tabang ko, mano, kinang dyan. Nagtalikod aning krimen nito. Nagpasalamat ka na mo ang magtiayong magwad. Maraming salamat po sa mga tao na nagsikap, especially to the newsline and others, kung sino pa man ang mga tao na nag-extend ng tulong na to. Maraming salamat po. And also, I would like to take this opportunity to thank the Newsline Philippines through Ma'am Edith. Thank you po for helping us. Hindi po namin mabayaran yung effort po ninyo. And ipinag-pray lang po namin, Ma'am Edith, na i-bless pa po kayo ni Lord. From the cemetery, we brought Michelle and her sister to the DSWD Mlang. Michelle asked the DSWD to talk to her child, but the DSWD refused to allow Michelle to talk to Christine. We tried our best because we believe that as we await the new year, we need to cleanse our heart from anger. And everyone will unite to solve the case for us to have inner peace and share the gift of forgiveness for Magwad's couple and Christine's mother to work together so that truth will prevail and to determine if there was someone behind the gory incident. Hours from now, we will greet the new year 2022. We are hoping that you will always be with us in sharing the gift from God and there will be peace. Happy New Year, Newsliners! Edith Kaduayan, Newsline Philippines. Stay safe!